prologue. Nagtatanong lang si Lola Diana. Banayad na agaw na Shaira sa kanyang adopted sister na makitang napasapo sa dibdib ang kinikilalang abuela. Marahang naupo ang matanda sa isa sa mga sila sa garden set at tinagod-hagod ang dibdib. May mawawala ba sa'yo kung kakausapin mo kami ng maayos? Sabal ni Charito, ang kanya pang isang adopted sister. Lumapit ito sa likod ni Lola Carmelia. Hinagod-hagod ang balikat at likod ng matanda. Pamilya mo kami. Karapatan naming malaman ng mga importanteng... Shut up, Charito, okay? Biglang bumaling si Diana kay Charito. Sa kanilang tatlong adopted sister, si Diana pa ang galit. Samantalang dapat ngay maayos itong ipaliwanag, ang biglaang pag-uwi sa farm na buntis at ni hindi nila silayan man lamang ang ama ng dinadala. Ikaw na ang anghel sa ating tatlo. Kayo na ni Shaira ang laging magaling. Kayo na ang matinong apo, ang malinis. Kahihiya naman talagang palaging dala ko mula pa noon, hindi ba? Bakit nagugulat ka pa ngayon? Oo, lumandi ako. Nagpabuntis ako sa kusino mang irresponsabling ama ng dinadala ko. Lalong tumaas ang boses ni Diana. Ano pa bang gusto niyong marinig? Na ipapa-abort kong baby ko? Sabay na napabuntong hininga si na Shaira at Charito habang si Lola Carmelia napapikit na lamang. Para matahimik na kayong lahat, siya! Pasigaw na dugtong ni Diana. Binagsak sa mesa ang isang litrato. Napahagod si Shaira sa sentido. Si Charito dumain ang hawak sa balikat ni Lola Carmelia habang ang matanday nagpatuloy sa paghagod sa dibdib. Pare-pareho silang napamaang sa kapamilyang tinalaga na yata ang sarili para maging sakit ng ulo. Lalo na ni Lola Carmelia na abot-abot ng sakit ng loob ang dinaranas. Siya ang ama ng dinadala ko. Masaya na kayo? Patahimikin niyo na ako, pwede ba? Hindi ko papatay ng anak ko, Lola, okay? Isisilang ko siya kaya hindi ko hahatakin sa impyerno ang malilinis yung kaluluwa. Diana, iha! Makikita niya ang mundo? Mapapasa kanya ang mana niya mula sa inyo, Lola. Malinaw na ba? Hindi ko gustong makasama habang buhay ang lalaking yan, kaya hayaan niyo na siya. At huwag niyo nang pakailaman pa ang buhay ko. Mabubuhay kami mag-ina sa paraang gusto ko. Padabog na tumalikod si Diana. Naiwan silang pare-parehong napatitig sa lalaking kasama ni Diana sa larawan. Si Charito ang dumampot sa larawan. May address sa likuran, Lola. Sabi ni Charito sa abuela bago tumingin kay Shaira. Sa Taiwan, Shai. Sinalubong lang ni Shaira ang makahulugang tingin ng kapatid. A few years later, marahang naglakad si Shaira patungo sa mausoleo ng pamilya Del Valle. Hawak sa kanyang kamay ang mag-aanim na taong gulang na si Jillian, habang sa kaliway bitbit ang flower basket. Sabado ng umaga, ang unang dalo nila sa pinakamamahal na abuela, si Lola Carmela Del Valle, ang kinilalang lola ni Shaira mula na magkaisip siya. Kaedad siya ni Jillian ang malipat sa pudal ni Lola Carmelia mula sa orphanage. Kung may makakakita sa kanila ni Jillian habang naglalakad, walang mag-iisip na hindi sila tunay na mag-ina. Pareho silang nakaputing bestida, nakasuot ng sunglasses at naka-flats na itim. Magkasinghaba ang kanilang mga buhok na parehong nakalugay. Natatandaan ni Shaira na ang mga bagong trabahador sa farm na hindi nakakalam ng totoo ay mag-ina ang tingin sa kanila ni Jillian. Hindi si Shaira ang biological mother ni Jillian, pero siyang tumayong ina ng bata mula nang maiwan sa pudal nila ni Lola Carmelia. 10 buwang gulang pa lamang si Jillian na mamatay sa plane crash si Diana, ang adopted sister ni Shaira na tunay na ina ng bata. 3 silang inampo ni Lola Carmelia, ang isa pa si Charito, likas na independent. Pagkatapos sa pagkatapos si Charito ng high school, umalis ito ng farm. Piniling mamuhay mag-isa sa Maynila habang nag-aaral. Hindi ito pinigilan ni Lola Carmelia. Hinayaan sa nais gawin. Tulad ng kung paano hinayaan din ng matanda si Diana na umalis ng bansa nung ginusto lang huli. Buong-buo ang tiwala ni Lola Carmelia kay Charito dahil kabaliktaran to ni Diana na naging sakit ng ulo ng matanda. Hindi binigo ni Charito ang kanilang lola. Hanggang ngayon ay namumuhay pa rin si Charito katulad ni Shaira na ayon sa values na tinuro sa kanila ni Lola Carmelia. Teenager pa lamang sina Shaira, Charito at Diana, isa ng responsabling dalagita sa Charito. Sa kalukuyan, mag-isang namumuhay si Charito sa bahay na ipinatayo ni Lola Carmelia sa Cali Amor. Sa kanilang tatlo, si Shaira ang nakitaan ni Lola Carmelia ng potensyal na maging susunod na reyna ng Del Valle Farm, kahalili ng matanda. Malapit kasi si Shaira sa mga trabahador at mas gusto ang tahimik na pamumuhay kaysa sa lungsod. Si Diana nagmula sa isang orphanage.
10 years old na si Shaira, 11 years old si Charito, at si Diana 12 years old nang dumating sa poder ni Lola Carmelia. Sina Shaira at Charito ang naging magkapatid sa tunay na kahulugan ng salita, habang si Diana ay naging kontrabida sa buhay nila hanggang nagdesisyong lumayo sa farm. Sa ibang bansa, ginusto ni Diana na mag-aral na hindi naman pinigilan ni Lola Carmelia. Ayon sa kanilang mabait na abuela, binigay nito ang gusto ni Diana para sa ikatatahimik nilang lahat. Isa sa marami nilang kaibahan, morena si Diana, habang parehong maputi sina Shaira at Charito. Maliban sa pagiging slim nilang tatlo, wala na silang iba pang pagkakatulad. Hindi man si Diana ang pinangarap ni Lola Carmelia na maging apo, pinili ng matandang mahalin silang tatlo ng pantay-pantay. Alam yon ni na Shaira at Charito, pero si Diana patuloy na pinaniniwala ang sarili na wala ito naging puwang sa puso ni Lola Carmelia. Patuloy na binulag ang sarili sa inggit at galit sa kanilang dalawa hanggang sa huling sandali ng buhay nito. Di na sila nagulat nang umuwi si Diana na buntis mula sa pamamalagi sa ibang bansa para mag-aral. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagawa nitong tumagal sa farm ng Shamnobon. Hindi gusto ni Diana ang simple at tahimik na buhay. Mas nais pa nitong buhay sa Maynila at sa ibang bansa. Isa sa maraming kaibahan nilang tatlo. Si Shaira, mas pinili ang tahimik na buhay sa Corazon, sa farmhouse ni Lola Carmelia. Ideya ng abuela na si Shaira ang tumayong ina ni Jillian. Gusto ni Lola Carmela na sa farm din mag-iisip ang bata. Hindi raw mangyayari yon kung si Charito ang magigis ng ina ni Jillian dahil sa syudad na rin ang buhay na kinasanayan ni Charito. Noong nakaraang taon, nagpatayo ng bahay si Lola Carmelia para kina Shaira at Jillian. Ang Victoria ang kaibayang bahay ng Corazon na mas maunlad at patuloy pa sa pag-unlad. Nais ni Lola Carmela na sa Victoria sila tumira ni Jillian sa pagsimula ng bata sa pag-aaral. Natitiyak daw ni Lola Carmelia na si Victoria magiging maayos din ang kalagayan nila dahil pangangalagaan sila ni Mayor Willard na matalik na kaibigan ng abuela. Sa kasalukuyan, kongresista ng dating alkalde, tuwing weekend umuwi sina Shaira at Jillian sa Corazon para makasama mga katiwala at trabahante ni Lola Carmela sa farm na halos naging kapamilya na sa haba ng panahong pagsisilbi sa Del Valle Farm. Dalawang buwan na sila sa Victoria at pangalawang dalo nila kay Lola Carmelia. Nalaman ni Shaira na sa bayang iyon pala, maraming alaala ang kabataan ni Lola Carmelia. Mga alaala ang matagal na panahong hindi nagawang pakawalan ng abuela. Kaya pala doon ito inihabilin ang ilibing, kasama ng mga ninuno. Ang estrangherang si Angela na dumalaw sa buro ni Lola Carmela ang nagkwento kay Shaira sa lahat. Hindi raw makakalimutan ng babae ang maikling panahon na nakasama si Lola Carmelia. Hindi makapaniwala si Shaira na tulad nila, ulila rin pala si Angela at inampon din ng taong may mabuting puso kagaya ni Lola Carmelia. Sinabi ni Shaira kay Angela na anumang oras, maaari tong bumisita sa farm. Hello, Grandmama? Bati ni Jillian pagkapasok nila sa mausoleo. Yon ang laging pagbati ng bata habang nakangiti sa malaking larawan ni Lola Carmelia na napakaganda ng ngiti. Para bang tinutugon ang ngiti ni Jillian? Grandmama! Ang nakasanayang itawag ni Jillian kay Lola Carmelia habang kay Shaira ay Tita Ma or Tita Mama. Pareho nilang kagustuhan ni Lola Carmelia na hindi ipagkait kay Jillian ang katotohanan na si Diana ang tuloy nitong ina. Sa mga nakalipas na taon, hindi naghanap ng ama ang bata. Ngunit nang magsimulang pumasok sa preparatory school at nakikita mga haklaseng sinusundo ng mga ama, nagsimulang magtanong si Jillian tungkol sa ama. Wala na si Lola Carmelia na punong-puno ng wisdom at nakatuwang na Shaira sa pagpapalaki kay Jillian kahit naiwan sa kanyang responsibilidad na sabihin ang tungkol sa ama ng bata na 5 taong lumipas ay 2 beses lang ni Shaira ang nakita. Noong araw ng cremation ni Diana at noong libing ni Lola Carmelia. Di niya maintindihan kung bakit di man lang nagawang lapitan ng lalaki ang sariling anak sa 2 pagkakataon. At sa sunod na buwan, sa 6 taong kaarawan ni Jillian, isang regalo ang hiniling ng bata na saglit na tila nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kagustuhang makasamang ama sa espesyal na araw. Naipadala na ni Shaira sa Taiwan ang invitation kasama na isang maikling sulat. Sa pagkakaalam ni Shaira na sa bansang iyon si Marco Galvez, ang ama ni Jillian at nagtatrabaho bilang engineer. Hindi niya alam kung darating ang lalaki. Wala siyang natanggap na anumang sagot mula kay Marco. Sabihin mo na kay Grandmama ang preparations natin para sa birthday mo. Sabi ni Shaira kay Jillian
habang nilalapag ang flower basket. Na mga sumunod na sandali, abala na sa pagkukwento ang bata na para bang may buhay ang litrato. Si Shaira abalang kinakausap si Lola Carmelia sa isip. Hinihingi ang payo ng matanda kung paano haharapin ang mga susunod na araw na dumarami na ang tanong ni Jillian tungkol sa ama. Hindi niya mapigilan ang pamamasa ng mga mata. Kung buhay lang si Lola Carmelia, siguradong madali niyang malalaman ang dapat gawin. May makakasama siyang magpaliwanag kay Jillian kung bakit hindi ganon kadaling ibigay ang regalong hinihingi at kung bakit hindi nakarating ang ama nito. Salamat kay Charito na hindi man nila kasama ay handang makinig sa kanyang mahabang sentiments habang magkausap sila sa cellphone. Somehow gumagaan ang pakiramdam niya. Kagad pinahid ni Shaira ang naglandas na luha sa pisngi. Di niya gustong makita ni Jillian na umiiyak kapag nagkatotoo ang lahat ng kahilingan. Hihilingin niya imposible ang dumating sa birthday ni Jillian ang amang si Marco nang sa ganon ay ang lalaki ng magpaliwanag sa bata sa 6 taong absence nito. Napakahabang katahimikan ang dumaan nang matapos ang pagkukwento ni Jillian. Hindi napigilan ni Shaira na lumingalinga sa paligid. Pakiramdam niya ay may mga matang nagmamasid sa kanila. Ma! Tawag ni Jillian na nakapagpangiti sa kanya. Hindi ni Shaira napansin kung kailan nawala ang tita sa pagtawag nito sa kanya. Naging ma na lamang iyon na hindi niya natinama dahil gusto rin naman niya. Hindi naman na mula sa kanyang sinapupunan, siya na ang naging ina ni Jillian. Same flowers, oh? Inosenteng tinuro ni Jillian na isa sa mga flower basket na hindi napansin ni Shaira kanina. Marami ang dumadalaw kay Lola Carmelia. Di na niya pinapansin ang mga bulaklak na naroon, pero ang partikular na flower basket, kaparehong-pareho ng kanilang dala. Magkahalong puting rosas, daisies at carnation ang arrangement ng mga paboritong bulaklak ni Lola Carmelia. Pag wala na ako, iha, lagi niyo akong dadalawin ni Jillian. Dala niyo ako ng puting bulaklak na paborito ko. Mapapangiti niyo ako ni Jillian saan man ako naroon pagdating ng panahong iyon. May iba pang pinagsabihan si Lola Carmelia ng huling-hiling nito? Hindi maipaliwanag ni Shaira kung bakit mas tumindi ang pakiramdam niya na may mga mata na palihim na nakamasid sa kanila ni Jillian. Hinawakan ni Shaira ang braso ng bata. Magpaalam ka na kay Grandmama. Aalis na po tayo kaagad. Tumango siya dahil hindi gusto ang pakiramdam na iyon. Hindi niya na kayang hintayin pa ang mabagal ng mga hakbang ni Jillian. Kinarga ni Shaira ang bata at malalaki ang mga hakbang na bumalik sa kotse. 1 month later, sa bakuran ng farmhouse ang selebrasyon ng kaarawan ni Jillian. Ang mga trabahador at mga pamilya nito ay nagtatulong-tulong na mag-set sa bakuran, magluto ng pagkain, maganda ng mga pambatang activities. Nagugulat pa rin si Shaira kung paano nagagawa ng mga itong eksaktong selebrasyon na gusto nila ni Jillian. Simple pero buhay at masaya. Ang palaging namumuno sa pag-aasikaso sa ganong handaan ay ang mag-asawang Nanay Puring at Tatay Lauro. Si Nanay Puring ang nagpapatakbo sa farmhouse habang si Tatay Lauro, ang katiwala ni Lola Carmelia, ang in-charge sa pagpapatakbo ng buong Del Valle Farm na may humigit kumulang 30 trabahador na lahat ay nakatira sa lupain ni Lola Carmelia. Mga ama ng tahanan at mga lalaki sa pamilya ang mga trabahador. Ekta-ektaryang palayan, manggahan at malaking manukan ang bubuo sa Del Valle Farm na kinilang pinakamalaking farm sa Corazon. Si Tatay Lauro na ang tinuturing na ama ng Del Valle Farm. Katiwalan ito ni Lola Carmelia mula nang magsimula hanggang lumaki ang farm. Nirerespeto si Tatay Lauro ng lahat ng trabahador. Kung tutusin sa edad na lagpas 60, wala na itong magagawa laban sa mga trabahador kung palakihan ng katawan. Pero makikita ang paggalang ng lahat kay Tatay Lauro. Ganoon din sa asawang si Nanay Puring. Halos kapamilya na nila ang mag-asawa. Matalik na kaibigan ni Lola Carmelia ang mag-asawa kaya hindi na nagtataka pa si Shaira kung bakit nakuha rin ng mga itong irespeto na iinuukol ng lahat sa kanyang abuela noong nabubuhay pa. Tinutuloy lang na mag-asawang makatao at makatarungang pamamahala ni Lola Carmelia. Nakipagsabayan sa lahat ang naaaliw na tao ni Shaira habang nanonood ng parlor games. 2 laro ang sinalihan ni Jillian. Ang talagang hinihintay ng bata ay ang tradisyonal na gift giving. Kay Lola Carmela nagmula ang nakaoligan ngayon tuwing may isang Del Valle na nagdiriwang ng kaarawan. Gift giving sa tunay na kahulugan ng salita, pagbibigay ng regalo. Pero ang gift giving sa Del Valle Farm ay may twist.
Ang birthday celebrant ang magbibigay ng regalo sa mga napiling pamilya. Lagi lang lahat ng pamilyang nasa farm ay may imbitasyon. Isang miyembro ng bawat pamilya kailangan dumalo sa pinakamagandang bihes. Natatandaan ni Shaira kung gaano natutuwa noon si Lola Carmela na makitang nakapostura ang miyembro ng bawat pamilya tuwing kaarawan nila ni Charito. Si Diana kailanman hindi nakaisa sa ganong selebrasyon. Nandidirito sa mga trabahador na nagbibigay ng bulaklak. Ayon kay Diana, magbihis man daw mga trabahador, hampas lupa pa rin. Bagay na maraming beses na naghatid ng sama na loob kay Lola Carmelia. Nakapila ang mga binata sa pamilya, at dala ng kabalit ng mga regalong pinamimigay, isang tangkay ng puting bulaklak. Kahit anong bulaklak, basta kulay puti, yon ang hiling ni Lola Carmelia. Tuwing si Lola Carmelia ang may kaarawan, mga ama o kaya, lolo ng tahanan ang mga nagbibigay ng bulaklak. Tuwing sina Chaira at Charito naman na may kabinataan, binatilyo sa pamilya. Bukod kasi sa regalong matatanggap, may bonus na yakap at halik sa kanila mga binata. Inintay ng lahat ang pagdating ng kaarawan nila ni Charito. Ayon sa abuela, yun lang daw kasi ang pagkakatang maaabot sila ng mga trabahador. Hindi bilang apo ni Lola Carmelia, kundi bilang mga simpleng dalagang hinahangaan. Natutuwa si Shaira na inuukol din ang lahat sa kanila ni Charito ang respetong binigay kay Lola Carmelia. Sa mga kaarawan nila noon ay sako-sakong bigas, groceries at cash ang pinamimigay nila sa bawat pamilya. Sa halip maghanda ng marangya, ginagamit nilang malaking halagang inilalaan ni Lola Carmelia sa mga regalong pinamimigay sa bawat pamilya. Simpleng salusalo lang para sa lahat ang nihahanda. Walang mag-arabong party, walang mga espesyal na bisita. Ang mga trabahador ang tinuturing nilang special guest. Ganoon pinatatag ni Lola Carmelia ang Del Valle Farm. Bawat isang trabahador hindi na naghangad ng buhay sa labas ng farm. Ngayon, sa kaarawan ni Jillian, may mga bata ng mga representante ng bawat pamilya. Ngiti-ngiti si Jillian habang nakaupo sa princess seat sa gitna ng garden at binibilang ang mga puting bulaklak na tinatanggap na karamihan Daisy, Rosal at Rosas. Naroon si Shaira at Nanay Puring sa tabi ng bata. Si Shaira ang nagbibigay kay Jillian ng mga puting sobre ng cash. Ang laman at si Nanay Puring naman, nag-aabot ng mga nakabalot na regalo sa bawat bata, mga laruan at school supplies. Dalawang bata na lang ang nasa pila nang lumapit sa kanila si Tatay Lauro. May kung anong ibinulong ito sa asawa. Ibinulong din sa kanya ni Nanay Puring na gusto siyang makausap si Tatay Lauro. Lumayo siya ng ilang hakbang para bigyan ng pagkakataon si Tatay Lauro nang sabihin niya kung ano man ang gustong sabihin. May dumating na bisita, iha? Nagsalubong naman ang kilay ni Shaira. Sino ho, tay? Hindi taga rito pero kilala mo. May dalang imbitasyon kaya pinatuloy ng gwardya? Si Cherry ang naisip ni Shaira, ang unika iha ng mayor ng Victoria. Kapag di makakadalo ang mayor, nagsusugo ito ng taong nagsisilbing proxy. Di nagpagsabi ang alkalde na hindi makakarating, kaya inaasahan ni Shaira na magpapadala ito ng taong magbadala ng regalo. Patuyuin ninyo na lang ho, tay. Mamaya naman siya makaharap pagkatapos ng gift giving. Sandali na ang iha. Pigil ni Tatay Lauro na sana ipagtalikod niya. Humihingi ng bulaklak ang bisita. Gusto raw pumila para makalapit kay Jillian. May kasama ho bang bata? Sige ho, kayo na hong bahala. Sobra naman lagi ang mga regalong inihahanda natin. Tinuloy na ni Shaira ang paghakbang pabalik sa gitna ng garden. Lumapit ang huling bata na nag-abot ng bulaklak kay Jillian. Thank you. Ani Jillian na nilapit ang pisngi sa bata. Nagtawanan lahat ng pagkatapos sumalik, kinunig ang matabang bata na apo ni Nana Puring at Tatay Lauro sa panganin anak ng mga ito na si Luis. Natatawang pinalo ni Nanay Puring sa puwitan ng apo, "Pilyo ka talagang bata ka." Tawa-tawa ang mga magulang ng bata na nasa isa sa mga mesang nakapaligid. Si Jillian inosenteng nakangiti lamang. Naaaliw na tumatawa pa si Bibo habang pinapalo ng lola nito. Jillian? Buong-buong boses ang narinig ni Shaira. Nakatoon kina Bibo at Nanay Puring ang kanyang atensyon kaya hindi na malayang pumagit ng lalaking may-ari ng boses. Napawi ang kanyang ngiti, hinanap ng mga mata ang lalaking pinagmula ng boses. Literal na huminto saglit ang paghinga ni Shaira nang mamukhaan ang bisitang tinutukoy ni Tatay Lauro.